Isang makabuluhang gabi po sa inyong lahat. Ngayong Biyernes Santo ay patuloy po nating inaalala ang ginawang pagpapakasakit at kamatayan ni Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa ating mga kasalanan kung kaya tayo ay kanyang tinubos. At sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, inialay po niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Alang-alang sa pagsunod sa kanyang ama at pagtupad sa propesiya na isinulat pa po noong panahon pa ni Propeta Isaias. Ngayong oras na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang talata sa Biblia na kung saan ito po ay magbibigay sa atin ng daan patungo sa kaligtasan at magiging liwanag at pag-asa mula sa madilim nating buhay. Basahin po natin ang sabay-sabay ang Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. May mga salita po diyan na atin pong iisa-isahin, hihimay-himayin at ipapaliwanag po. Ang una po diyan ay ang salitang kabayaran. Ano po ba ang naiisip po ninyo kapag ka narinig ninyo ang salitang kabayaran? Okay, so ito po ay isang bagay na ating pong pinaghirapan. Halimbawa, kapag ka tayo po ay nagtrabaho, hindi po ba pagka kuwan ay nag-expect tayo ng sahod or salary? Ano po kayang ating mararamdaman kung tayo po ay hindi nabigyan ng sahod? So, syempre, malulungkot po tayo, tama. Ano mang bagay po na ating ginawa, maliit man o malaking kasalanan, ay ating pong pagbabayaran. Sumunod po ay ang salitang kasalanan. Magbigay po kayo ng halimbawa ng kasalanan. Okay, so napakadami po, no? Hindi po natin ma-elaborate lahat ang kasalanan. Alam niyo po ba na dahil sa kasalanan, nagkaroon po tayo ng pagitan. Naputol po ang ating relasyon sa Diyos. Kung kahit narito po ang tao, at ito po ang Diyos. Dahil ang tao po ay nagkasala, nagkaroon tayo ng pagitan. Nawali tayo sa Diyos. At naputol ang ating relationship sa Kanya. At ano po ang naging bunga nun? Ang kamatayan. Pagka narinig po ninyo ang salitang kamatayan, ano po ang nararamdaman ninyo? Tama, natatakot. Bakit? Kasi ayaw na ayaw itong pag-uusapan ng marami sa atin. Ngunit alam nyo po ba na mayroon po dalawang uri ng kamatayan? Ang una po ay ang physical death. Ibig sabihin, ito po yung ating katawang lupa. Kapag ito po ay namatay, mabubulok po ito. Pero may isa pa po, ang spiritual death. Ito po yung ating kaluluwa. At ang kaluluwa po ay mayroon lang po dalawang patutunguhan. Again, dalawa lang po. Ito yung langit at yung impyerno. Kung naniniwala po kayo sa langit, dapat naniniwala din po kayo sa impyerno. At ang impyerno na ito ay inilaan lang po ng Diyos para sa mga diablo at sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos o hindi pinagsisiya ng kanilang mga kasalanan. Kung iisipin po natin, kung tayo po'y mamamatay ngayon o hindi po natin alam, posible po na dito tayo mapupunta kapag ka hindi po tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Kaya medyo nakakatakot, no? Nakakakaba. Pero may isa pong salita na magbibigay po sa atin ng pag-asa. Ito po ay ang ngunit. Apakaganda po ng word, no? Ngunit. Ito po ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan o reconsideration upang makapunta tayo sa Diyos. So, ibig sabihin ay yung mga nandito po ay ang pangit pakinggan, no? Puro bad news. Pero mayroon po tayong good news. So, dito naman tayo sa side na ito. Ang salita po ay ang kaloob. Okay, so ano po bang pagkakaiba ng kaloob sa kabayaran? Okay, so ito yung kusang loob na binibigay. Pagka nagbibigay po tayo ng regalo tuwing Christmas, bagong taon, kasal, or birthday, nagbibigay po tayo ng regalo dahil mahal po natin sila.
At talagang ipinapakita po natin sa kanila yung ating appreciation sa kanila or recognition. Sino pong nagbibigay ng kaloob? Ang Diyos. Ang Diyos pong nagbibigay ng kaloob. Hindi ko po ito may bibigay ng iglesia o ng sino man po na kakilala nyo. Ano po yung tinutukoy na kaloob? Ito ay ang buhay na walang hanggan. Sige nga po, pakipaliwanag pong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Okay, so tama. Ang buhay na walang hanggan, ito po ay ang walang katapusan. Ito po yung gustong-gustong ibigay po sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako niya para sa atin kung siya ating tatanggapin sa ating buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. Buhay na walang hanggan. Ito yung buhay na walang hanggan makakasama natin ng Diyos sa kalangitan magpakailanman. Paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan po ni Jesu Kristo. Ayon po sa John 14:6, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan lang po niya. 2,000 taon na ang nakalilipas mula nang ipinakita ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit o pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Namatay po siya nang may pagsunod. Ipinakita niya ang kanyang pagpapakasakit sa kabila ng siya kinutsa ng mga tao, nandun pa rin po ang kanyang pagpapakumbaba at hirap na kanyang naranasan. At iyon ay nagkaroon ng bunga dahil ito yung naging daan upang ang mga tao ay maligtas, magkaroon ng daan patungo sa Diyos. Si Kristo po ang ibinigay ng ating Panginoon. Kung kaya't sabi nga po sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan gawin nating Panginoon si Kristo. Pagka sinabi po nating Panginoon, ito yung hari. Siya yung magkokontrol ng ating buhay, ng ating sarili, mangingialam sa ating mga desisyon upang hindi po tayo mapahamak. Paano natin magiging Panginoon si Kristo? Kailangan po natin ng dalawang bagay. Una ay ang pagsisisi. Ang pagsisisi ito po ay isang aksyon na kung saan tunay nga po na pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos upang talagang ating mapagsisihan nito. Sumunod ay ang pagsusuko. Ang pagsusuko ito po ay ang pagsuko natin sa Panginoon. Surrender ng ating buhay sa Kanya. Kumbaga, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, sinabi natin sa Kanya. Ngayon, isuko natin ito sa Diyos ang ating buhay upang kontrolin niya ang ating mga sarili. Kontrolin niya ang ating buhay. Nang sa ganun po ay magkaroon po ng kabuluhan ang ating mga sarili, ang ating pamumuhay. Ito po ang Roma 6.23. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin ng pagtanggap. Sumunod po kayo sa panalangin ito at ito po ay gawin ninyo ng taos sa puso. Sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap na ito. Dakilang Diyos, kinikilala ko na ako ay nagkasala at hindi karapat-dapat na makasama mo sa langit. Nananampalataya ako na si Jesus ay namatay upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, manahan ka sa aking puso, maging Panginoon ng aking buhay. Tulungan mo po ako na makapamuhay ayon sa iyo mula ngayon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsunod sa panalangin ng pagtanggap. Ngayon, ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Maggalak ka at magdiwang sapagkat ang mga anghel ay nakikijoin din sa iyong kasiyahan doon sa kalangitan.
Meron po tayong tinatawag na two types of birthday. Una ay ang physical birthday, na kung saan ito po yung araw na ipinanganak po tayo ng ating mga mami. Pangalawa ay ang spiritual birthday, na kung saan ito po yung araw na tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Muli, maraming salamat kapatid sa iyong oras na pakikinig. Muli, maraming salamat kapatid sa oras na iyong ibinigay upang mapakinggan ang isa sa pinakamahalagang verse na iyong mapakikinggan ngayong gabing ito o ngayong araw, kung anong oras mo man ito pinapanood. Ulit. Muli maraming salamat kapatid sa oras na iyong ibinigay upang mapakinggan ang isa sa pinakamahalagang verse sa Biblia. Dalangin ko sa Panginoon na nawa ang iyong buhay ay patuloy mong ipaubaya sa Kanya upang magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yan pong ating topic ngayong Biyernes Santo, ang pinamagatang paubaya. Ano po kayang ating susunod na topic? Abangan po yan bukas sa Sabado de Gloria.